Again, magandang umaga po sa ating lahat. Morning. Praise the Lord, you may be seated now. So, aking pong isi-share this morning is about perfect peace. Magaya po ng ating inawit, no? In your presence, there is peace. Makita po natin ang ating pag-aaralan sa Isaiah chapter 26, verse 3. Isa po to sa mga verses nung bago po akong Christian and memorize ko na. Lagi ko pa siyang minameditate. Sabi po doon, "You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you." So, ano po ba? Let us define, no? Kasi perfect peace. So, let us say, ano ba yung perfect peace? Pag sinabi po natin peace, it is a state of tranquility, of quietness. Para ako po sa, as a mother, dalaga yan, meron na po akong dalawang dalaga, no? 14 at 15 years old. Pero may dalawa pa rin pong maliligot, makukuli na yan. Mapakita niyo pong laging tumatakbo dito sa unahan, si Mateo at Gabriel. So talagang sa bahay, talagang ang ingay. Lalo si Mateo, kung ano-ano mga pinupukpuk, kahit anong makita niya, lagawin niyang drums. Si Briel din naman, wala rin tigil sa kakadaldal. Tapos away sila, away dito, away doon. Talagang napakaingay. At talagang ang peace dumadating pag sila'y natutulog na. Talagang sobrang tahimik. No, napaka peace and quiet. Yun po yung meaning na isang definition ng peace sa akin, no, as a mommy. Pagka sila ay talagang tutulog at mahimbing na himbing. No, napaka tahimik. Isa rin po isa, it's a state of security and order. Para po sa isang bansa, no, na yun, walang kaguluhan, walang, ayan, gaya po na nangyayari sa Israel ngayon, no, sa lupang pangako, meron pong war. So, wala pong peace. No, pero pagka maayos ang lahat, everything is secured, everything is in order, then there is peace. No, pero ang dinidefine po natin dito, pag-uusapan po natin is perfect peace. What is perfect peace? Perfect, ibig sabihin complete. There's no defect. There's no mistake. Peace. No, it is a condition of freedom from disturbance within the soul. Ayan po, yun po yung nasa natin. Sa loob natin, merong factor sa labas, pero we are talking about what is inside. It is perfect harmony reigning within sa ating pong mismong mga sarili, sa ating pong soul. It is perfect harmony. Ang Hebrew word po ng peace ay shalom. Shalom. Shalom dito sa mga dito ay salam. Pero sa Hebrew, shalom. Ang ibig pong sabihin daw nun is soundness of health, wholeness. Psychological, emotional, physical, you are healthy. Yun daw po yung isang meaning ng Hebrew word na shalom. So in other words, to be filled with perfect peace is to be spiritually healthy and free from all discord within the soul. Kasi minsan ang ang nagpapabagabag sa'yo is yung nararamdaman mo, yung iniisip mo, no, mga troubles in life, mga problema, ito na naman ang one after the other, hindi pa nangyayari, nag-worry ka na, ito na yung mangyayari, advance ka masyado mag-isip. And there can be no, pagka daw po meron kang perfect peace or wholeness or harmony within you, wala daw pong room yung mga nakakapagbigay ng disturbance sa'yo. Ano po ba yun? Yung mga envy, selos, naiingit ka, uncontented ka, lagi kang galit, ang bilis mo mainis, yung temper mo, yung self-control mo, talagang makanti ka lang, sisigaw ka na agad, no? pero nag-react dito. O diba? Selfishness, pride, ano pa po ba yung mga disturbing factors na nakaka-apekto sa atin? No? Mga bagay na sa atin, yung minsan ang mahirap daw po is yung mga ganitong mga pakiramdam kasi nagiging reason siya for sickness. No? Nagkakasakit ka, hindi mo alam bakit ka nagkakasakit.
Kasi isip ka ng isip ng problema, ang dami-daming gumugulo sa isipan mo, no? Wala kang kapayapaan. So how do we, paano po ba dadating sa atin? How can perfect peace come to us? So meron lang po akong lima dito. Mabilis lamang po. At kasamahan po natin ng Word of God para, doon po yung power. How does perfect peace come to us? Una po, by Jesus Christ. Sabi po sa Philippians 4:7, "And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Ang peace ng Lord ang siyang mag-guard. Ang peace na ang Panginoon lang ang makapagbibigay, di ba? Sabi ng Lord, "The peace that I give you, it is not the kind of peace that the world gives." Siya lang ang makakapagbigay. At sabi din po sa Colossians 1:20, "And through Him, to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross." No, para magkaroon ng we are at war with the Lord because we sin, di ba? But ang dahil sa pagbuhos ng dugo ng Panginoong Jesus, na-achieve po natin yung reconciliation sa Panginoon. And we have peace with the Lord because of the Lord Jesus Christ. We have the peace sa God the Father because of what Jesus did. Amen? So, Jesus is our peace. No, sabi nga po, peace is a person, and that is Jesus. Okay, pangalawa po, the Holy Spirit. Sabi po sa Galatians 5:22, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness." Ang Holy Spirit po, di ba? Ano po yung symbol niya? Symbol niya is, is a dove. Sabi nga, symbol din ng peace ay, ang symbol ng peace ay dove. At ang Holy Spirit, ang symbol natin sa kanya ay dove. Diba? And the Holy Spirit gives us peace. As we receive the Lord Jesus Christ, we receive His Holy Spirit, we find peace. Amen? Pangatlo po, by His Word. Sabi po sa Psalm 119 verse 165, "Great peace have those who love your law, and nothing can make them stumble." Di po ba pag nasa atin po yung salita ng Panginoon, panlaban po natin ang salita ng Panginoon sa anumang pong mga kaguliyaman. Wala na yun. Mali ata yun. Basta kung ano mga pag-aalala, mga anxieties natin, kung ano man yung mga nagpapabaga sa ating mga puso at isip, ang salita po ng Diyos ang ating pong sword, ang ating pong weapon against that. And that we receive peace. Pang-apat po, by our obedience. Paano po nagkakaroon tayo ng peace by our obedience? Sabi po sa Leviticus 26 verse 3 to 6, "If you follow my decrees and are careful to obey my commands, I will send rain in its season, and the ground will yield its crops, and the trees their fruit. Your threshing will continue until grape harvest, and the grape harvest will continue until planting. And you will eat all the food you want and live in safety in your land." Sabi po sa verse 6, "I will grant peace in the land, and you will lie down, and no one will make you afraid. I will remove wild beasts from the land, and the sword will not pass through your country." So, sa pagsunod po natin, sa pag-follow po natin sa commands ng Lord, the Lord Himself will give peace sa ating land, sa ating pong mga sarili. No? As we obey the Lord, He will give us peace. At panglima po, by plenty of praise and prayer. So, sabi po sa Philippians 4:6, sabi po doon, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God." Tapos sa verse 7 po, like yung nabasa po natin na rin kanina, "And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." So as we come to the Lord, as we worship Him, as we praise Him, as we pray, believing that He will answer our prayers,
believing that He is with us, He is on our side, we find peace, the perfect peace that comes from the Lord. Sabi po dun sa binasa po natin, there's two conditions. You, sabi po dun, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast and who trust in you. Dalawa po, di ba? Whose minds are steadfast and who trust in you. Ang nakikita ko po dito is, it's about faith. Pero sa dalawang areas natin, una po, as we believe, kasi di ba, we believe sa pamamagitan po ng ating minds, no? We believe with our heads. And with our hearts, we trust. No? So, dalawang areas po, it denotes faith. One is through our minds or our heads, and the other is through our hearts. And the difference is, we believe with our minds and with our hearts, we trust. We believe that the Lord is our author of peace. Amen po ba? Hindi po ba tayo doon? Ang Panginoon po ang ating Prince of Peace. He is peace. He is the giver of peace. And with our hearts, we trust Him to bestow all the promises that He has for us sa Kanyang salita. Perfect peace is the Lord Himself. Ang Panginoon mismo. He is the author of peace. He is the Prince of Peace. At patuloy po natin na i-desire, no, that we will be in one with the Lord Jesus, so that we will always have that perfect peace, that the peace that passes all understanding in our lives. Ano man pong bagyo na meron tayo ngayon na kinaharap, are we in the midst of it, or papakarating pa lang po, o nasa kalagitaan po tayo ng mga pagsubok, meron po tayong kapayapaan. Hindi po tayo basta-bastang susuko, gi-give up. Because wala naman na po tayo, in reality, wala na po tayo ibang pupuntahan pa. Wala na pong mas safest place kundi sa piling po ng Panginoon. Meron pong song yung pong You Are My Hiding Place. Sabi po doon, you always fill my heart with songs of deliverance. And whenever I am afraid, sabi po doon, I will trust in you. I will trust in you. Patuloy po tayong magtiwala, manahan sa ating pong Panginoon, sa Kanyang presensya. At tunay nga hindi po tayo mabibigo. We will always have that perfect peace in our lives. Amen po? Amen. Praise the Lord. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. At tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah.